Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumay inyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay, kami lalong sumisigasig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, inuutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila nakikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sasabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lang lamang nabanggit.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong publihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng may awiting may tuwa at gala. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo po ang lahat. Magsisitayong mataos, halinang magpalikloob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kumaghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito.
Kung ako'y napapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y napapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nila ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, narinig natin na maging si Jesus ay hindi po nakalagpas o nakaligtas laban sa mga paninira. Kasi kung tutusin, no, siya po ay tumulong upang mapalayas yung demonyo doon sa taong naging pipi. No? Yung resulta ng pagsapi ng demonyo sa lalaki, hindi ito pinagsasalita. Nakukuha niyo po ba? No? Yung sa lalaki. Pero meron din naman, no, sa kabila ng kabutihan at magandang bagay na nangyari, merong mga taong hindi naman sinasapian, pero sadyang mas pinipili nilang kalabanin o kontrahin si Jesus. So, umaabot sa punto na kaya naman siya nakagagawa ng ganyan ay dahil kay Beelzebul. Kampon din siya ng demonyo. So yung mga kwento ba na kaya niya nagagawa yan kasi nag-usap yung dalawang yan. No? Kunyari, palalayasin. Kunyari. Pero dito po, itinuturo din sa atin ni Jesus na may mga panahon na kailangan mong mga tuwiran. May mga panahon na kailangan mong tumahimik. May panahon para magsalita ka, makipag, no, yung katwiran, at lalo tigit, magsalita ng katotohanan. Sounds familiar? Nangyari noon, nangyayari ngayon. Kapag alam mo ang katotohanan at mas pinipili mong hindi magsalita ng totoo, isip-isip din, baka talagang may demonyo na sa paligid o mismong ikaw nadidiktahan na ng demonyo. Kasi ngayon po, kailangan natin mas panindigan ang ating pong pananampalataya kay Jesus. Kung talagang naniniwala ka kay Jesus, ipaglalaban mo ang katotohanan. Panig ka sa katotohanan. Kung sinasabi mong ikaw ay para kay Jesus, hindi ka sasang-ayon, hindi ka papalakpak, hindi ka makikitawa sa mga kasinungalingan, sa mga patayan, sa mga nakawan. Kaya nga sabi ni Kristo, ang hamon niya,
Yung panig sa akin, yung hindi panig, laban sa akin. Hindi po lahat ng nagsisimba sa panahong ito, panig kay Kristo. Yung iba, ang tawag na natin, mga trolls. Mga nandiyadyaan para sulungatin. Minsan po, kapag nanonood po tayo sa online, no, pag nanonood sa online, karamihan po sa mga nanonood, mayroong prayer request, pinopost po, no, sa live, pinopost prayer request, meron naman amen, no, puro amen, amen. Pero meron din dyan, sinungaling kayo. Meron dyan mga hindi magagandang comment, pero nagsisimba, nakikisa sa online, pero nandiyadyaan para maglagay ng mga kasinungalingan. Lalo na, hindi ko alam, no, bakit kapag naririnig nyo ang pare na nagsasalitang pagnanakaw, pakikiapid, pagsisinungaling, nagpapantig yung tenga ng mga, ano ba, tawag kasi natin, mga trolls, eh, no? Mga kontra na sa turo ng Diyos. Hindi ko alam kung napapantig ang tenga mo at nanginginig ka kapag ganyan, eh isipin mo, baka mamaya talagang may sapi ka. Kasi ang demonyo, para sa kasinungalingan yan. Lahat ng utos ng Diyos, kontra ang demonyo dyan. O baka kung nanginginig ka at naririnig mo to, eh baka kailangan mo na ng tulong. Hindi tayo pwedeng tahi-tahimik lang, dasal-dasal lang. May mga panahon, kailangan mong ipakita ang iyong paninindigan, lalo tigit pagdating sa pananampalataya. Hindi tayo pwedeng sabihin, huwag kang makialam. Ang simbahan, hindi dapat nakikialam. So para mo nang sinabing, ang Diyos hindi dapat nakikialam. Although hindi naman po talaga. Kasi hindi tayo dinidiktahan eh. Hindi tayo kinokontrol. Malaya tayo. Pero ipapahayag ni Jesus kung ano ang katotohanan at nasa sa iyo ang desisyon kung papanig ka ba sa Kanya o aalis ka at kakampi ka sa tao. Malaya pa rin naman tayong gawin yan. Dahil alam mo kung ano ang katotohanan, pumili ka lang sa katotohanan o sa kasinungalingan. Kay Jesus o sa turo ng tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan, naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kaisa ng iyong anak. Ating nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikain pang-aakit ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway paginhawahin ang pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. At isama rin po natin ang kapayapaan at kaligtasan ng mga tao sa bansang Ukraine at Russia. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha upang iyong kalugdan ang aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Yesu Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitduka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa gapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo inyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mampalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
sa pagmamahal ng Diyos. Sino ang nakahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusat, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad kong masawayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre.
Nazareth.